Nasabi mo na ba sa iyong sarili na ikaw ay matured na mag-isip? Or may nagsabi na sa iyo na ang matured mo naman mag-isip? Ngayon, ang tatalakayin natin ay mga sign ng pagiging maturity. Tingnan natin kung matured ka na mag-isip. Number 1, small talks no longer excite you. Ibig sabihin, hindi mo naman kailangan ipaliwanag ang iyong sarili sa iba para magustuhan ka, or wala ka naman dapat i-prove sa kanila na ikaw ay ganito, ganyan, successful sa buhay. Kumbaga, wala ka ng ibang iniisip na mahabang usapan. At mas lalong hindi ka interesado sa buhay ng iba. Kumbaga, wala kang pakialam kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Dahil ang malalim na pag-uusap ay malamang na makakaubos sa'yo ng energy. Kumbaga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay gusto mo ng sobrang matagal na pakikipag-usap. Lalo na kung marami kang dapat gawin na kailangan mong tapusin. Kaya lang naabala ka dahil sa sobrang tagal ng inyong pag-uusap. Sa katunayan, mas nakafocus sila kung paano sila magpaunlad ng kanilang sariling kaisipan at hindi para makipag-chismisan. Number 2, sleep is better than a Friday night out. Para sa kanila, mas importante ang matulog kaysa lumabas para gumimik. Dahil ang pagtulog ang nakakatulong para mapanatili ang kanilang mentally happy. At pakiramdam nila, isa itong fulfillment para makapagpahinga at makabawi sa kanilang sarili dahil sa puyat at pagod ng kanilang naranasan sa pagtatrabaho. Number 3, you forgive more. Ang isa pang sign ng pagiging maturity ay marunong silang magpatawad sa mga nakasakit sa kanila. Ginagawa nila ito upang gumaan ang kanilang pakiramdam. At ang pagpapatawad ay katulad rin ng kalayaan sa iyong sarili upang mabawasan ang sama ng loob at maging mas masaya at matagumpay sa buhay. Number 4, you become more open-minded. Ibig sabihin, handa kang harapin ang mga challenges. Ready ka sa mga bagay na gusto mong matutunan, na makapagpapaunlad ng iyong kaisipan at marami kang matututunan. Marunong kang makinig sa mga ideas ng iba at hindi ka kaagad nagagalit dahil mas pinakikinggan mo ang kanilang sinasabi bago ka mag-react at bago ka mahusga ng iyong kapwa. Marunong ka rin mag-observe at kalmado sa iyong mga nakakausap at nakakasama. Number 5, you respect differences. Kahit magkakaiba ang inyong mga kultura, relihiyon, at magkakaiba ng mga paniniwala, kailangan natin ang respeto ng bawat isa. Ang pagbibigay ng respeto at pagtanggap ng respeto sa iba ay napaka-importante dahil ito ay makatutulong sa atin upang maramdaman na tayo ay ligtas, na maipahayag ang ating sarili at nagdudulot ito ng tiwala at kaligtasan ng bawat isa. Kung gusto mong respetuhin ka ng kapwa mo, matuto ka rin na respetuhin ang iba. Number 6, you don't force love. Kung ayaw kang kasama ng ibang tao,
Bakit mo ay pagpipilitan ang iyong sarili? Hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka ng isang tao, lalo na kung ayaw naman niya talaga sa iyo. Mas mabuting lumayo na lang at unahin mong mahalin ang iyong sarili bago ka magmahal ng iba. Number 7, you accept heartaches. Halimbawa, iniwan ka ng taong mahal mo tapos pinagpalit ka sa iba. Okay lang yon. Huwag mong ipilit ang sarili sa taong ayaw na sa'yo. Kaya yan nangyari sa'yo dahil ito ay blessing in disguise ni Lord para mahanap mo yung totoong magmamahal sa'yo at hindi ka sasaktan. Number 8, you don't judge easily. Ang matured na tao ay hindi basta-basta nang huhusga ng kapwa dahil para sa kanila hindi ito mainam na manghusga dahil ito ay nagdudulot lang ng stress sa kanilang sarili. Kapag hinusgahan mo agad ang isang tao, parang hinihila mo sila pababa, kaya don't judge easily. Number 9, you sometimes prefer to be silent than to engage in a nonsense fight. Meaning to say, kapag ikaw ay tahimik, isa itong powerful tool para maiwasan ang hindi magandang argumento or pakikipagtalo. Dahil wala ka naman mapapala kung makikipagtalo ka sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa buhay mo at huwag mag-aksaya ng oras para magpaliwanag kung ang isang tao ay hindi naman nakikinig. Number 10, your happiness don't depend on people but on your inner self. Sa katunayan, yung taong matured mag-isip, sila yung tipong alam nila kung paano pasayahin ang kanilang sarili. Sila ay responsable at hindi nakadepende sa iba para lang sumaya. May kasabihan nga na, depend on yourself, never on others. Treat yourself, love yourself, dahil ang iyong sarili ang palagi mong kasama, kaya huwag pabayaan ang iyong sarili. Reward yourself dahil ito ay deserve mo.